Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Naharang ng Bureau of Customs ang 10 container van na hinihinalang kontrabando. Ang laman ng mga container vans, smuggled o manong asukal. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Rafi Connie, 15 million pesos na halaga ng asukal ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC matapos madiskubre na di umano'y trinabaho ang shipment ng isang hinihinalang sindikato sa loob ng BOC. Ininspeksyon ngayong umaga ng mga opisyal ng BOC sa pangunguna ni Customs Commissioner Isidro La Peña ang shipment ng mga asukal dito sa Manila International Container Port. Ayon kay La Peña, may alert order para sa shipment ng naturang mga asukal. Matapos ipasuri ay nakatanggap daw ng recommendation mula sa examiners ang hepe ng BOC para i-lift o tanggalin ang alert order at palusutin ang kargamento. Sabi ni La Peña, kapansin-pansin daw na hindi di umano otorisadong examiner ang nakapirma sa recommendation. Ito raw ang dahilan kaya muli niyang ipinasilip ang kargamento at nadiskubre nga na may misdeclaration na naganap. Nagdeklara raw kasi ng, o nakadeklara raw na refractory mortar ang shipment. Isa raw itong uri ng panghalo sa simento na hindi lang mukhang asukal, simbigat din daw ng asukal. Container van sa naglalaman ng 500 sako ng asukal kada van ang nakumpiska ng BOC. Sa estimate ng customs ay aabot sa 15 million pesos ang halaga ng nasabat na produkto. Hindi muna tinukoy ng BOC kung saan galing ang mga asukal. Kasunod ng recommendation letter na natanggap ni Commissioner La Peña ay piniimbestigahan ngayon ang hinihinalang sindikato sa loob ng customs na sinubukan daw palasutin ang mga asukal. Ayon kay La Peña, hindi bababa sa 7 mga tauhan ng customs ang posibleng paimbestigahan at naaharap ngayon sa administrative relief. Ayon pa sa Customs Chief, ang mga nasabat na asukal ay hinohord o itinatago di umano at inilalabas lamang sa merkado kapag tumaas na ang presyo ng naturang produkto. Rafi Connie. Maraming salamat, Cedric Castillo.